Finished in English, studied in faith, memorized and applied with truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. Genesis chapter 37, natatakpo si Israelito. Salamat na God has been very gracious and faithful when we have to from spiritual truth, mga principles sa Bible na pwede natin magamit. Alayin sa pagkakang puso na puso at puso sa Diyo mo. Salamat sa kayaan. Paglatag natin sa nabot alayin. In Genesis chapter 37, ato ni Masahod. Actually, 35 or 36 verses ni siya. So, magbasa tao, magsupang ngayon. Genesis chapter 37, isisize sa mga kapag-sikulo. Amen? Amen. Hello? Amen. So, bubura. Ang ato ang Masahod. Magpupag kapagbasa ng ato ninyo. Genesis chapter 37, verses 1, taman sa verse 36. Karong masatengin na ito ang pagkakitaan. Makita na ito. Isang tingin na lang kayo siguro ka magpalit yung basa when ang principal ato na makita. At least, ato na sa pagkakitaan ito ang pagkakitaan. Sana. Verse 1, magbasa verse 2, taman sa verse 36, the Bible says, and Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger in the land of Canaan. This is the generations of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brethren, and that was the sons of Rahab, and the sons of Zilpah, his father's wives, and Joseph brought unto his father their people before. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him equal to many followers. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him, and did not see his obedience to him. And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren, and they hated him yet the more. And he said unto them, hear I pray you, this dream which I am hearing. For behold, we are binding sheaves the field, and lo, my sheep arose and also stood upright. And behold, your sheep stood round about and made obeisance to my sheep. And his brethren said to him, shalt thou indeed reign over us, or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet more for his dreams and for his words. And he dreamed yet another dream, and told his brethren and said, behold, I have dreamed a dream more, and behold, the sun and the moon, the 11 stars, made obeisance to me. And he told it to his father, and to his brethren, and his father rebuked him, and said to him, what is this dream that thou hast hearing? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee to the earth? And his brethren envied him, but his father observed the same. And his brethren went to feed their father's flock in Shechem. And Israel said unto Joseph, do not thy brethren feed the flock in Shechem. Come, and I will send thee unto him. And he said unto him, here am I. And he said to him, go, I pray thee, see whether it be well with thy brethren, and well with the flocks, and bring me word again. So he sent him out of the vale of Hebron, and he came. And a certain man found him, and behold, he was wandering in the field. And the man asked, saying, what seekest thou? And he said, I seek my brethren. Tell me, I pray thee, where they feed their flocks. And the man said, they are departed hence, for I heard him say, let us go to Dothan. And Joseph went after his brethren and found them in Dothan. He said one to another, behold, this dreamer cometh. Come
delivered him out of their hands, and said, Let us not kill him. And Reuben said unto them, Shed no blood, but cast him into the street that is in the wilderness, and lay no hand upon him, that he might lead him out of their hands, to deliver him to his father again. And it came to pass when Joseph was come with his brethren that he stripped Joseph out of his coat, his coat of many colors that was on him. And they took him and cast him into a pit, and the pit was empty, there was no water in it. They sat down to eat bread, and they lifted up their eyes and looked, and behold, the company of Israelites came from Gilead, bitter garments, bearing spice sweet, and Boab and Mir, going to carry it down to Egypt. And Judah said unto his brethren, What profit is it if we slay our brother and consume his blood? Come, let us send them to the Ishmaelites, and let not our hands be upon him. For he is our brother, our flesh, and his brethren were content. Then there passed by Midianites and their ten men, and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmaelites for 20 pieces of silver. And they brought Joseph into Egypt. And Reuben returned unto the pit, and behold, Joseph was not in the pit, and he wet his clothes. And he returned unto his brethren, and said, The child is not, and I, whither shall I go? And he took Joseph's coat, and killed the kid of the goat, and dipped the coat in the blood. And they sent the coat in many colors, and they brought it to their father, and said, This have we found. And he knew it and said, It is my son's coat. And even the beast that devoured him, Joseph is without doubt, rent in pieces. And Jacob rent his clothes and put sackcloth upon his loins and mourned for his son many days. And all his sons and all his daughters rose up to comfort him, but he refused to be comforted. And he said, For I will go down into the grave unto my son, mourning as his father wept for me. And the Midianites sold him into Egypt and to Potiphar, an officer of Pharaoh's and a captain of the guard. And those magpanalangin ng kanilang Diyos sa mga kapatid ng mga bata. Muna ito ang kamahan again. Salamat tayo. Kayong binuo sa pagkakalayo sa ibang mga kultus at naturan. Salamat sa presensya sa mga kapsa. Salamat sa kalayong binuo sa pag-sustaino. Buli sa aming pinubuli. Paghatag kami sa mga pinumaka na ikaw ang mga pagkakalungan sa mga mga sa oras karoon na mga binigong sa mga kapalangin mo. Thank you.
chapter 37 pa. Sa Genesis, nagsukod na another na tinatubig. Isbutan ang mabuk. Manatani Kiko. Last Wednesday, atong i-alikabutan ng masaktan ang veneration ng presence sa Diyos sa Genesis chapter 36 ng veneration ni Esau. Kapaluta, just to remind us na si Esau is every time we speak about Esau, it speaks about the importance of our character. Inanda na ito na tinunduan na kaning atong inaiya, maugin siya yung pinaka-importante na pinapamita sa Diyos, na ninato, pili ang atong outside appearance. Pili ang atong forma magkawas, kung hindi kung siya nasa sulod nato. Kaya si Iso, yan i-despise ang iyang birthright, proof na iwas ang concern of all of his inner self. Kaya yan itawag, yan inaiya, pahala, unsa, wala kitagad na He has that privilege of a birthright, the firstborn. So muna, pinatipukan ni Iso mag-isput galita, it talks about character. Then secondly, ang isang makita ang sovereignty is nino. Ang pagpuot sa Diyos, ang speaks of Iso. Ang ibasa in Romans chapter 9, na nino ng Diyos, sa diha, pinipili siya kung kinsa sa anak ni Rebecca ang himuon na linya para sa kaliwatan ng Ibrahim sa Diyos ng Abraham na ino ng Bible na God loved Jacob and Esau have I hated. So ngayon ka lang na namutanan ka ni a writer na ino ka si Apostle Paul na is there a righteousness with God? Hindi mo mamili pa diyan. Ang Ginoon, naroon na ay unfairness, naroon na ay unrighteousness ni Ione, yun si Apostle Paul, no. Kaya ang Diyos, siya mo yung buod, siya mo yung kontrol sa kanan. Ginoon mo ay kabalo kung unsay, unsay unahan na to. Kabalo, Ginoon, unsay, what is waiting for us ahead. So, kung ang kabalo siya, kung isay, ang ayan niya ay pahimutan, aron ang iyang makapiyuan sa unahan, mag-upin. So, sa pagpili niya kang Jacob kaysa kang Esau, piling mo kilimutan ng Ginoon. Magbuot ka, magalaginan sa Ginoon si Jacob, hindi si Esau. Magbuot ka, makalagad sa Diyos ang privilegio para mahimong din niya sa kaliwatan na kang Jacob, hindi kang Esau. So, inani ang Diyos kong trabaho sa tulay. Hindi na ko siya kilimutan. Ang ako lang makita niya na maluo ang Ginoon na to, wala kong giramayan ang sugod nga na panalanginan. Wala kong giramayan na ito. Wala pa'y naanan ito. Mag-uplay ito ang Lord. Ikaw panalanginin ko biya. Ayaw na sila biya. Ako lang. Hindi mo pinitinaw. So, kung tanaw sa Diyo na yung tao ang panalanginan sa Diyos, na kung parari mo, yung mga kagalingan, may kaarap-arap ko, magpahalin na doon ka na kayo panalanginan. Ngayon ang Diyo, magpuhod ka, nalungoy ko niya. So, yan ang sovereignty si Ginoong magsulot. So, pinamunan ng kasabutan ni God is in control. O na, sa chapter 37, ipatay mo sa Diyos ang pagkita na He is always in control of everything. Hindi si God na nasayod, hindi lang sa akong kagahapon, hindi lang sa akong sa'yo pagkita mo na ito karoon, nasayod sa kang Diyos kung sa iyong umat na ito. God knows what lies ahead of everyone. O nang, sa life ni Joseph, dali mo makitaan ang pagkontrolan sa Diyos sa kanan. It might be sa ato ang pananaw, murag pilit na gusto, kung kita'y makutama na ang sitwasyon, hindi pa para nato, kita ganahan. Pero, sama sa panggigon, God has always been in the business of presenting Himself as an almighty God. You know, He's almighty, He's all-powerful, He's in control. Wala'y makapukot niya. Wala'y piling bubukulit sa ilog, wala'y piling mingot sa ginoo, inunaniha. Everything because God is God, na kita mga ibuhat lang sa Diyos, hindi
kita sa dalibutan sa kong pagtuong pagsali ng Ginoong Jesu Kristo, mga anak ng sa Diyos. Ang ating Diyos ay mas labaw na sa iyo kung sa'yo maayo pa rin ako. Amen. Sa'yo kabalo kung sa'yo maayo pa rin ako. Wala ko tanawang sa rin ng Diyos. God is in control. Amen. Everyone's life, God is in control. The good thing about God being in control, ang nakahindot kung ang Diyos ko ay in control, always remember, because He is God, He will be, He will not lose control. Kapag tayo nakitang tao, open times, tayo mga panahon, we try to control our life. Pero makapunta yung panahon, makabuhin na ito. Yeah, amen. Gusto ta, yung anay lang yung punta, tanan. Gusto ta, magmahimo, tanan sa ito ang pagbrano, tanan sa itong pagbuol, pero makapunta yung panahon, makabuhin. Yeah? Ang ato ginabuhi, kung kita ay magkontrolar, makapunta yung panahon, makabuhin. Amen. Sa hayo ko, wala yung tao na magkontrolar na ito, na yung mga panahon na gusto tayong makabuhi sa pagkontrol. Diba? Mga anak, na yung panahon na sunod pa sa pagkontrolar sa ginikanan, pero pagkagali ang ginikanan, na yung muna na yung tao magkontrol na na. Diba? Sa relationship, gusto mo kontrolar ang usa sa usa, pero magkabot na ganyan yung panahon na magkalayo na ganyan, tao magkontrol na. But the good thing about God being in control, He will not lose control. Amen. Ang galing doon kung ang Ginoo ay mag-control, dili siya mawad-an o dili malasan ang gahong sa Diyos sa pagkontrolar sa atong ginabuhi. Amen. Muna'y nakalindot doon sa Ginoo. When He is in control, He always is in control and He never lose out of control. Muna'y nakalindot sa Ginoo. Amen. When He controls our life, always remember this, that God has something special for us, far more than we can imagine. Sa layak ni Joseph, itawag si Joseph a dreamer. Si Joseph nagtahan kaya siya mga gihatag sa Diyos niya yung vision. Kapag nabasahan, kapantay mo. At kung nabasahan si Joseph, iyahang dream, balik-balik, ang tuyo, pero lahi-lahi ang sitwasyon. Diba? Kapasatan, nasa dream na ang bungkus niya ng mga huway, ang ngayon kabo, may kalit daw puno barog sa bunga, ang iyahang pa, o kanang bungkus na way, dahil kauman, na ay unsi ka mga naiunsi ka mga uhay ni kalit lang o pindong pa libot niya o libaw daw niya. Diba? Then another dream na po niya, yun siya na ay moon, na ay stars, na ay sun, libaw daw sa isang star. Gatong star, yan ang star. So, if you're to look at it, he has been a dreamer ever since. Okay, ang Diyos mong buti mo namin. When He created us, He created us by purpose. Amen. Not by accident nor by chance. Gihimo ka sa Diyos, natin sa iguyo. Then not only He created us with purpose, He saved us for a purpose. Amen. Hinuwas na niya para sa klaro o specific o mga different ng purpose niya. Doon siya i-control. Siya mo'y mag-buod. So muna, mag-uimong tanaw, ang Diyos niya'y sa diyang niluwasan, kasabot ka sa kaluwasan, naa siya'y special na klaro para nimo. Naa siya'y tuyo para nimo. Wala alam lang na sa lagmaan na nakakuyong kagkristohano, nakasulong kagsimbahan. Wala na lang sa lagmaan na if somebody will come to you and talk to you about Jesus Christ, hindi na sa lagma. Amen. God has a special plan for you. Amen. Na special na plan mo ang Diyos para nito. Na gusto ni mo ang Diyos ni mo niya. Kaya na gusto ipahin mo sa Diyos ni mo. Always remember, ikaw rin yung piling mo hindi mo anak. Amen.
No other could do it. Alam mo tama, kay ang Diyos gusto niya ikaw ang muli mong anak. Mao rin ang itabok ng Diyos, sir. So always remember this. Sa panahon ni Joseph, mag-demonstrate mga facts na four facts of life na pwede natong gamiton. Mahimong si kanang example, mahimong principle na atong masunod, masabtan, na inali di ay ang gusto sa Diyos para na ito. Tungod kay nagunaw na ang Diyos, o espesyal, nagutang hindi na ito, atong makitaan kay Joseph, kaning mga butangan sa nitapong niya, kung mausad ni ang atong ma-experience na hindi na ito. Mausad ni atong agian, kita, kahita sa ganang pastor, mapariyas ni Joseph, kinsay gusto mapariyas ni Joseph, Yakob tabay. Wala. Kinsay gusto mapariyas ni Joseph, mapasanginlan, mapriso. Wala. Karon, kinsay gusto mapariyas ni Joseph, mahimong vice president. Amen. Oh, so kayo, basta ma-vice president na, ganahan mo. Pero kapong tabay, hindi mo. Karoon yung ananin niya. Sige, ito yung sakto na. God has something special for everyone. The first thing na gusto sa Diyos at umasabtan, yung ananin. Because yes, a special plan para na ito. Kinahangal na pasabot ka, there is that special person inside you. Amen. When you made the decision to accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior, nahihimo ka ka lang sa Diyos. Kaya nahihimo ka ka lang sa Diyos, ang Diyos, imo na imuhan ang nangit ng laman. Then ang Diyos na ibutan sa sunod ni mo, His other self, which is the Holy Spirit. And that Holy Spirit na nangit mo, maunay mo tabang ni mo, maunay muhimo ni mo, the person na mahimo makapulfill sa purpose ni Ginoo, nga gusto imo buon. So, kay Joseph, kung imong tanang, Joseph was a very different kind of person compared sa iyang maitsun. Balahi siya. He was not accepted sa iyang maitsun. Iyang maitsun hated siya. Iyang maitsun, gusto niya gali siya, mushare gali siya sa iyang dapoy. Dahil siya, ikaw, gino kayo ba? So, restoria kasi yung dapo. Niya, kung yung tanong ko agad, may malis siya si Joseph Usulti siya ang dalgo. Gusto rin niya siya mag-ibanding si Yang Maizun. Pero Yang Maizun, ikaw ng Bible, they hated him more for his greed. Karoon si Joseph, makakita sa naimuon niya Maizun, ay tutan siya ang papa. Kasi naiyong imuon niya Maizun, hindi maayo, ito niya ang papa. Pa, yung anong imuon niya ang kuya. Karoon tungod sa ikon anak na kinaiya ni Joseph, ang ganito ko, he has become a different person kaysa yung may suod. Pananaw siya may suod, hindi sila ganahan. Isabot pa yung nasuod ko sila sa dihang ang papa ni Joseph, gihatagan si Joseph o ko. Iyan ka, ko, raman ako sa may diferensya na coat of many colors ang description. Ako ipasa sa mga yun ang mga Bible scholars. Usali ay kanada yung coat of many colors. Hindi na din ako kasi natay tabong para pang-display lang. Usali ay na o na ay ihatag na coat of dagang ornaments. Symbol na sa erinero. Na ang iyahang na ay katungod ihatagan sa kinikanan ng karunod na manunod sa tanan o muli sa iyahang kaliwatan o wala na sa tanan ng iyahang kapon. So, maunay na nga, iya may suod, nasuko niya tungod kay si Joseph gihimong iridiro straight sa tubangan sa may suod na kanimong imusunod na mahimong maglid ani nga kaniwa ka ng kuha, wala na po, hindi si Masay, hindi si Deco. So, yan ang sitwasyon. Now, imong makita, he was different because Joseph lived in pure life.
The word pure means unhanging. It is not easy to do what is right. Living a pure life is living a life that is right in the eyes of God. Amen. Naano mga tao, di pagkakitanahan siguro magtantaw mo. Naano mga tao, di pagkakitanahan siguro di pagkakundawa mo. Because you are different. Naano mga usahay na hika is because you wanted to live a life you see that God has given. And if yung anak galing na pinapuli, na ay mga tao hindi kailangan. Right. A life of purity means pahala di ka dawaton sa mga tao na ipalibuti mo basta malipay ang Diyos sa inyong ang pag-ibuti. Oo na yung life of purity. Yung anak ang gusto na pinapuli ng Diyos. In Anna, Joseph is a different kind of person. Lahi tuod, there is something inside niya na kaya mo makitad. Dili siya mo care kung sa kay sulti sa mga tao ng palibot niya. What he cares about is God na malipay magtanaw sa iyong kinabuhi. Amen. Sa iyong ani, di pinahanglan sa Kristiyano. Especially you, young people. If you would consider God to be in control of your life, parehas ni Joseph, you should strive to live a life of purity. Strive! Strive to live a life of purity. Usahay ang controller sa young people, binikanan. Muna usahay na yung ex-binikanan, awala na, out of control. Yeah. Usahay ang controller sa young people, yung mga amigo. Kung on siya gusto, yung on siya mga amigo, mayroon mo. Pero when you would consider that God is in control, kinahanglan makasagot ka na ang Diyos mo yung lipayon, bahala pag-unsay mong sitwasyon, bahala pag-insay mong kauban, bahala pag-unsay na itabuti mo on siya yung gano'n. Amen. Only life of purity. Life of purity is all about patterns of obedience and submission. Amen. A life of purity is setting patterns of obedience and submission. Obedience to what? Submission to what? Remember, if you consider God to be in control, kinahanglan you should obey principles from His Word and submit to His will. Mauna yung pattern of obedience and submission. Magtinaruta. I'm telling you, mga young people, na Ginoo na nagtanaw sa aking kinabuhi. Amen. Na si special na gustong himuon na hinihinato. Na ay gusto niyang ipahimo sa aking kinabuhi. Pero usahay mo nang dili ang Diyos makahatag anong special na gusto niyang ihatag na ito. Dili makahimo ang Diyos na gusto niyang ipahimo na ito, o imuon nga niya ito, niya dili ta makaangkol o real satisfaction sa ito ang Christianity, ang problema, nakalimuta na dapat ang inuong alimpay sa ito mga pagpili. Amen. Dapat ang inuong una sa ito mga desisyon. Bakit po na ito ang kalimutan? We are different because we have God in us. Amen. Hindi mo mo lang umisang God, hindi mo mo lang kultura. So set patterns of obedience. Hey, paminaw mo. Pila na ka mga prinsipyo sa bidemi ng lugar. Amen. Example, modesty. Panahina gandaan. Amen. Pila na ka wali pagtudlo, pagpahinundong, imong nagunggan na. Amen. Pero nga naman, kamusugot naman diapon ka, o mapresyo naman diapon ka sa imong pag-